Ay, magpalang araw muli sa inyo lahat. At ako'y muli nagbabalik. Ang inyong lingkod, Agent Joel. Meron po akong tinitingnan dito na isang mango farm. Meron siyang 180 pieces na mango trees. Napaka dami din po nito. Dahil dito po ay may sukat na 2.6 hectares or almost 2.6 hectares. Marami pong mangga ito. At ang kinikita po nila dito ay million sa isang harvest. So, pero yun po ay hati po, 70 sa nag-stray, 30 po sa may-ari. So ganyan po, kasi hindi po yung seller po natin ang ano. So ayan, mga mangga po yan. Makikita nyo, ito po ay ito yung mga matatandang mangga na niya. Pero mamaya papakita ko po yung mga batang mangga. So ito po ay may kasamang fish pan. May kasama din po itong ulungan ng baboy na dalawa. Meron pong bahay ang caretaker, pero sa ngayon wala pong nakatira. So dito sa lugar na ito, meron na rin pong malapit na pagkukuhanan ng kuryente, kaya wala tayong may problema. Yan yung ano, may mga maliliit pa na mangga dyan sa park na dyan. Ayan, mga maliliit, maliliit na mangga. So ito naman yung mga kalamansi. Ito na yung mga kalamansi na almost 300 na pieces, or sabi kasi niya 400, pero para say po 300 more or less. Kasi hindi naman po namin nabilang, at yun lang po yung sabi ng seller po natin. So ayan, ito na po yung mga batang mangga. Mas bata to compare dun sa likod. Galing tayo sa likod kanina. So pinuntaan ko lang to, itong mga kalamansi. Ayan, marami pong nagpupugad na maliit na ibon. So ayan po yung mga kalamansi. So pwede na rin ano to eh, pinag-harvestan din nila yung kalamansi. Hindi ko lang natanong kung ilan yung kinikita sa kalamansi. Hindi ka na po natanong sa ating seller. So ayan, sana magustuhan nyo po ito dahil napaganda. Ito po ay bayan ng San Jose nearby Siha, 10 to 15 minutes from town proper ng San Jose City. So ito yung mga kalamansi. Papakita ko lamang po para makita po ninyo yung mga kalamansi. Ayan, hindi po yung mga mangga, talagang batang bata pa po itong mga mangga na to. So sa ngayon, ang dami pong bunga. Ang lalaki, ang ganda. Swerte ulit nung nag-spray dito, kasi ang dami niyang bunga ngayon. Nakita ko, ang lalaki yung kasi yung mga kalamansi. So itong property, meron na pong bakod. Nabakura na po ng buo, hagwire. Tapos poste. So papakita po rin po mamaya sa harap. May kunti rin itong rice land, pero kunting-kunti lang, maliit lamang po. Pwede nyo pong pagtaniman o pagganihan ng pangkain lamang. So ayan, marami talagang kalamansi. Siguro nga nasa 400 siguro. Pero basta marami siyang tanim na kalamansi. So ito din yung mga ibang mangga pa. Napalimutan talaga ng mangga. Lalaki ng bunga, maraming nalalaglag. Ayan, kalamansi. Marami talagang kalamansi. Ayan, marami pa. Ang dami palang kalamansi talaga. Siguro nga nasa 400 nga siguro. Ayan, may mga mangga ulit dyan. Ayan na yung rice land. Yung rice land. Yan, rice land. Rice land po yan, pero maliit lamang. Hindi siya ganun kaluwang. So, grabe. Daming mangga, dami niyang bunga. Ayan yung rice land. Ayan yung kuryente na sinasabi ko, yung post. Yan, yung kuryente. Rapid lamang yung pagkukuha na ng kuryente. Dati kasi, ano lang, battery yung ginagamit niya, tsaka
solar daw. Pero syempre sa ngayon meron ng kuryente, pwede ka na pong magpakabit ng kuryente sa lugar mo. So yun, makita ko kung nang lipot, nakakaano pala yung sikat ng araw dun sa cellphone. So direct na direct yung araw. Ayan, yung mga mangga natin, ang daming nalaglag oh. Pero sabi naman ng ano dito, ng nagbabantay, talagang nagbabawas daw talaga po yung mangga. Yung nalalaglag, talagang hindi na daw po yun talaga pwede. Kasi kung okay daw, hindi siya malalaglag. Pero marami pong bunga, ang dami. Marami yung lalaki. Parang ano, swerte na naman po itong nag-spray kasi ngayon siya mag-harvest ngayong December. Ngayon yung unang pagbibenta ng mga mangga, napakarami. Ayan, puntahan natin yung gate para makita po ninyo. Ayan si Chero Max Vlog. Papalipad po yan ng drone mamaya. Ayan o, pumulot siya mga nahuhulog ng mangga. Sarap niyan, ilagay sa sausawan. Nalalaglag lang. Pwede ba siguro yun? Ito yung bungad, yung gate. Makitaan natin. So, makita nyo yung bako niya, hog wire. Or cyclone wire yata. Ayan, cyclone wire. Ayan. Ayan po yung palabas. So, mayroong right of way. Pero sarili po niya po. Yung kaya right of way ay sarili po niya. Hindi po yan, ano, nakikitaan mo naman. So, ayan po yung gate. Ayan, ganyan yung bakod, hardware. So, napakaluwang po nito. At muli, ulitin ko, ito ay bayan ng San Jose City. San Jose, Nueva Ecija pala. San Jose, Nueva Ecija. 10 to 15 minutes from City of San Jose. At ito po ay may sukat na almost 2.6 hectares. At ang presyo nito ay 7.5 million. negotiable, sabi naman ng seller po natin. Pero pag-usapan na lang po yung mga bagay, yung bagay yung pag-usapan. Pero ang sure ko lang po, yung mga kailangan niyang barayan ng tax ay sasagutin po niya. So, capital gain tax, yun, sagot po niya yun. At kung mayroon man pong babayaran na hindi po niya nabayaran. Basta ang sagot po ng buyer is yung transfer. Hanggang transfer tax hanggang mga transfer ng title sa inyo po yun. Dock stop sa buyer din po yun. So ayun, muli, ulitin ko, ito ay 7.5 million, almost 2.6 hectares, dalawang titulo. At buhay po ang nakapangalan, seller name po. At meron po tayong 180 na mango trees, 300 more or less na calamansi. Merong dalawang bahay or dalawang alagaan ng baboy. Pwede ka pong mag-alaga ng baboy yan. May deep well, meron na siyang deep well. Meron na siyang bahay din ng caretaker. Ayan yung mga mangga na sinasabi ko na mas matanda. Ayan po yung matatanda. Pero maraming pa daw na ibubunga yung mga yan. So, sana magustuhan nyo po ito. Magandang investment po ito dito sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija, near San Jose City. Maraming salamat. 7.5 po ito. Pakitawagin nyo lang po ko sa aking numero kapag ito inyong nagustuhan. At nandyan lamang po yung aking numero sa screen. Viber and WhatsApp, yun din po gamit ko. Facebook account ko, Joel Quaresma Belmoro. Sa lahat po ng bago sa aming channel, please like and share naman po para mas dumami po ang aking viewers and dumami rin po ang aking mga revenue. Maraming salamat. God bless you all.